Hi guys, welcome back again to my YouTube channel, Genuski TV. At yung isa-share ko po sa inyo ngayon is yung kung paano maglalagay ng watermark sa inyong mga video. Itong watermark na to ay isang personalized na logo natin na nakikita doon sa ating mga videos. Ang purpose nito is para I think ma-personalize mo rin yung video mo. Tapos, for the purpose na malaman din ng mo din nila na sa'yo yung video na yon at hindi mo lang siya pinapi or hindi mo for personalized purposes para if ever man na merong mag-download ng video mo, nandun nakalagay yung pangalan mo at saka yung logo mo. So, yun I think yung purpose nito kaya nilagay nila. Saka sa ibang mga videos, di ba, yung kahit hindi sa YouTube, pag may video na ano, meron tayong nakikitang pinaka watermark na nilalagay doon sa video nila. So, ang purpose ko nito, guys, para doon sa mga wala pang kaalaman tungkol dito or yung mga baguhan na hindi pa masyadong na-explore yung kanilang channel or kung ano man yung mga hindi pa nila na-encounter sa kanilang mga channel. Share ko lang yung aking nalalaman sa inyo and hope sana na may matutunan kayo kahit konti dito sa aking munting tutorial ng about video watermark dito sa ating channel. So, thank you so much guys again. Firstly, ang aking mga supporters, salamat po ng marami sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Ang aking mga supporters and subscribers and sa aking mga ka-team, sa Team GTV po. Salamat sa inyo guys. Shout out sa inyo. And gusto ko din pong i-shout out yung aking mga ka-movie marathon dun sa Team Organic with Ma'am Norris Alde and Admin Sally Montero and sa Team Patusok Archers po kay Madam Krishna and kay Teresa Sabado, sa Team Solid po kay Ma'am Rencisi Vlogs at Sir JB Barcelo and all the admins sa Team Solid. Maraming salamat po sa inyo. And kay Ma'am Yana in Qatar, salamat po sa inyong team. Sino pa ba yung ibang mga team? Team Marys, Team ETC, kay kapatid. Sino pa ba? Kone G, yun, nabanggit ko na lahat guys ng aking mga kay Romely Chua, salamat po. Salamat po sa inyong, yung aking mga nakakasama sa community. Salamat po ulit sa inyong mga pagtangkilik sa aking channel. Yung mga hindi ko po nabanggit, next time po mababanggit ko na siguro kasi medyo nabablanko ako. So, shout out po sa inyong lahat. Ito na po yung aking tutorial and hope sana may matutunan po kayo. So, ano ba itong watermark na sinasabi guys sa YouTube? A branding watermark is a YouTube feature that allows creators to add a branded image, typically a logo, to all of the videos on that channel. When clicked on, the watermark allows viewers to subscribe to a channel from within the video itself. So, ibig sabihin ng branding watermark na to guys, ito yung nakikita natin dun sa mga video na pinapanood natin, nandun siya banda sa babang kanang banda ng ating video. So, nakalagay dyan is yung pinakalogo ng channel mo. Yung pagkakakilanlan kung kanino yung video na yun. Kasi, pwede kasing makuha or i-download yung ating video. Tapos, pwedeng magamit ng ibang mga creator na YouTuber din.
So, para iwas sa ganun, pwede natin lagyan yan. Yun, siguro isa rin yan sa mga purpose ni YouTube, kaya ganyan. So, yan lang guys, ipakita ko na sa inyo yung aking tutorial ng watermark. Ito na guys, yung aking tutorial, yung kung paano ka maglalagay ng watermark ng channel mo. Yung watermark na sinasabi natin na yung picture na nakikita mo sa lower right lower corner nung video mo o yung LS mo. So, ang gagawin natin is mag-log on ka dun sa YouTube Studio mo sa Google Chrome. Tapos ganitong lalabas. Ayan. So, nandito ka ngayon sa iyong channel. So, punta tayo muna dito sa channel dashboard mo. Pag nag-login ka sa Google Chrome, ganito ang itsura pag nakapasok ka na. Ito yung iyong channel dashboard. So, dito sa channel dashboard, since maglalagay tayo ng watermark ng iyong channel, so, ganito ang itsura. So, dito tayo banda sa bandang left, sa left corner, left side ng iyong screen. By the way guys, I'm doing my tutorial, this tutorial sa aking Android phone. Lahat po ng ginagawa kong tutorial, mga uploads, the cellphone, ang Android ko po ang ginagamit ko. So, isa ito sa aking mga tutorial na sa Android ko ginagawa. So, andito na tayo ngayon sa aking channel dashboard. Dito tayo sa bandang left. I-screen mo lang yung mga menu na nando doon. So, scroll up mo siya. Scroll up mo. Yung nasa kaliwang baba. Hanapin mo dito yung channel customization. Yung parang wand siya na mayroong tatlong star. So, ito yon. Click mo lang ito. Pindutin mo yan. So, ito yung channel customization. Lalabas ngayon ito. So, ang gagawin natin ay pupunta tayo dito sa branding. Branding. So, ayan. Ito lalabas sa screen mo. Nandyan yung picture mo, yung profile picture mo. Tapos, andyan yung banner, channel banner mo. Yung pinaka-cover sa channel mo. Tapos, dito tayo sa baba, yung video watermark. So, ayan. Hindi na nakikita mo dito sa screen yung, halimbawa, LS mo yan o kaya Premiere or video. Ayan, nandito sa kanang banda sa baba, yung iyong watermark. Ayan. Ang gagawin ko kasi ngayon, guys, since meron na ako, papalitan ko lang siya, i-change ko lang siya. Kasi meron na siya dati. So, pag wala kasi yan, blanco lang yan. May mga ano lang dyan, naka-line, dot line. So, ganito ang itsura niyan. Yan, ganyan siya. So, ngayon, since tinanggal na natin, mag-upload tayo ng bago ngayon. So, click mo tong bago. Yan. Dapat pag gagawa ka guys ng ano ng guys ng ano nyo ng watermark, dapat gawa nyo na ano siya bago ako gumawa nitong tutorial. So ang sabi niya, try add a file that 1 MB or smaller. Ibig sabihin nun, malaki yung ano yung size ng aking aking watermark. So, kailangan kong i-adjust yun ngayon. Kailangan ko siyang paliitan pa. Kasi ang nakalagay dito, an image that's 150 by 150 pixels is recommended. Use a PNG, GIF, no animations, BMP or JPEG file. That's 1 MB or less. Yun yung size nung pinaka-ano mo. Yung pinaka- picture mo dyan. So, gagawa muna ako ngayon since masyadong malaki daw yung aking ano, yung aking picture. So, skip, stack muna yan.
So back tayo dito guys sa aking tutorial, kasi gumawa muna ako ulit kanina, kasi yung nilalagay kong picture is more than 1 MB. Kailangan at least 1 MB pababa yung kanyang photo size. So dito na ako, since meron na nga akong previews na nakalagay na watermark ng aking channel, ng aking mga videos, i-change na lang natin siya. Kasi pag wala pang laman yan, ganito ay tsura niyan. So ganyan. Yan, ganyan maglalagay. Kung maglalagay pa lang kayo for the first time, ganito ay tsura niyan. So since tinanggal natin, mag-upload tayo ngayon. I-upload ko na ngayon yung bagong nagawa ko. So click natin yan. Kunwari bago pa lang. Maglalagay ka pa lang ng bago. So upload tayo. So ito na yung ginawa kong bagong picture. Click lang natin yan. Automatic naman yan napupunta dun sa gallery mo eh. Pag pinindot mo yun. So ito na siya. May size kasi yun guys eh. Kailangan yung size kakasya dun. So idadan ko lang siya. So ayan, nalagay na siya guys. Ayan na yung aking yung aking picture. Medyo maliit siya pero okay na siya. Basta magkasya at buo yung mga picture na ilalagay mo dyan. Okay na yan. So ang display time niya is, kung ibig sabihin kung gaano ka tagal or kung kailan mo lang siya gustong i-display yung watermark mo. Pwede siyang end of the video lang sa pagkatapos ng video. Tapos pwede siyang i-custom mo kung saan lang siya. Kung ilang minuto, segundo. So, pwede mong i-customize yan dyan. Tapos meron yung entire video naman. Yan, entire video naman from the very start ng video mo. Nandoon. Nakalagay siya dun sa, dito sa side ng, itong part ng video na to. So, ayan, since nalagyan na natin, ang gagawin na lang natin ngayon is, ipapublish natin siya para masave. Masave natin yung dyan na Mamaya ipapakita ko sa inyo kung nandun, saang banda siya nandun. So, ayan, ipublish na natin siya since napalitan na natin. Publish. So, ayan, nagsisave. So, ayan. Ngayon, tingnan natin kung nasave na siya doon. Since binago natin. So, punta tayo doon sa ating mga videos. Titingnan natin. So, andito ngayon tayo guys sa channel mo. Titingnan natin ngayon kung nasave nga yung ating kung saan natin makikita yung watermark ng ating channel. So, makikita natin siya doon sa mga previous na ipalabas mo na. So, piliin ko itong isilipin natin. So, nakikita mo ba ito guys na dito sa bandang right at nasa baba? Ayan, yun na yung ating watermark. Diyan siya nakapwesto sa entire, kasi entire yung kanina. So, entire video nandiyan siya. Sa hanggang, mula umpisa hanggang matapos, diyan siya nakapwesto. So, yun lang guys. Ganun lang yung paglalagay natin ng watermark ng ating video. Pwede mo yan i-customize kung anong gusto mo. Ilalagay dyan at kung nasa iyo lang kung gusto natin, kung gusto mo i-display dyan. Habang, diba, nanonood ka, nakapanood mo yung video mo, o meron mo nanonood video, naka-stay put yan dyan sa screen. So, yun lang guys. Thank you so much. Sana may natutunan kayo kahit pa paano. So, thank you very much guys.